na ang mga buses kung asa na dapit ning bus A, bus B na magdagan real time. Onya doon na siya gitawag o bus management system na of course nana sa computer ang schedule sa paglarga sa bus, schedule sa maintenance sa bus. Onya doon na po yung gitawag nila bus information system. Ang kanang mga buses doon na siya ay makita diha nga kung ang control center doon ay gusto nga mubato silang information sa driver o sa mga manakayay, then pwede na nila buhaton. Then, usas mga important na features aning BRT mga igala, no? Kining gitawag natin nato o automatic go to BRT at intersection. So, sige, pasabot na nin. Nag-abot sa BRT sa usak ka iskina. Atol nga green ang kikas dito niya, red ang iyaha. Ang sistema, makakita siya nga padong na ang bus, iya tong i-shorten ang green, aron iniglabot dito sa bus, i-green niya nga mulaboy ng lahos ang bus. So maunay, makaingunta nga, maatong matag-an kung unsa tang orasa dito maabot, tungod anang naam. Yeah, doon ay gitawag of signalized pedestrian crossing, kanang padung ka sa istasyonan, of course, doon ay signal nga aron pag protehir natong mga mananakay. Now, mauni siya ang ruta sa BRT. Gikan sa SRP, kining green. Gikan sa SRP, padong sa Mambaling, padong dito sa Iskinas, Landbank, na may CSBT. Saka nga to sa Puente, nga to sa Capitol, o nga dito na yung IT Park. Now, kana siya nga ruta, mga igala, dedicated lane ang bus, anak. Siya ragyod. Doon naging siya iyang apianan. So, kining green, dedicated na siya. O niya, ang kinisiyang kuwa, o kinisiya, kini, o kato sa imabaw, muna siya gitawag o feeder lines, meaning ang bus anang naamot, sakol ra sa mixed traffic. Mo-feed lang sila o pasahiro diha sa BRT. So kining ito sa Talamban Terminal, IT Park Terminal, panong dito sa Talamban. Now, ang pag-implementar ane na project, gihimo in 3 packages. Ang package 1, primero na siya, mauni siyang green. Amoning paningkamutan na ugma sa sunod tuig na Disyembre, kinanglan na ay bas magdagan din na. Pero, kinira siya din ni Koto padong diha. For the meantime, mabalik diri sa Capitol, balik ko diha. Kini siya, amo lang yung panindoton. Ikan dito sa kuan padong spear. Kana siya diha. So muna siya package 1, set to be operational December of 2021. Onya, kini package 2, blue, appeal na ning feeder lines mga igala. Amo nang paningamutan nga mahuman karong May June of 2022. So, December 2021, more or less 6 months after, then operation na ang OOP Sistemas BRT. Now, bahin sa pagbayad, doon na tayo duha kapamaagi. Amo sa off-board, amo sa on-board. May mong ganit ang off-board, meaning wala ta sa bus, mo-swipe ta, doon ay turnstile, makasood ta, kiniguman, sakay ta sa bus. Muna siya off-board. Now, sa on-board, katong suod na ka sa bus, doon na yung instrumento dito, i-swipe ni mga card. O niya, muna ito ay buong bayan. Now, muna siya dagway, ang katong nakaad ko Manila, nakakita sa MRT, LRT, muna siya, di ba? Doon na yung nani, niya mabutan kasi mga card din na, niya una pa kapasod nun. Mauni sa ilagway mga igala. Unya, sa onboard, mauni, naa sa sakyanan, naa sa hood sa bus, ato ka dito, muswipe, aron sa pagbayad ni mo. Mauni sa ilagway, nga tos BRT sa Singapore. Now, bahin sa ato mga buses, so, mauni siya ay mamahimong dagway, nakasakay na mo sa may bus, more or less agit-agit, anak, pero nindot ang bago ng mga buses, unya, mga air-conditioned bus. Low floor, doon ay mga magkabarok na doon na po'y makaligod.
Now, unsa may ato ang concept sa atong BRT station, unsa yung design. Okay, we are so lucky to have a very famous na Cebuano na designer, si Kenneth Cobunque, maoy na-design sa ato ang station. Na mao ni siya igagway sa ato ang station, mga igala. And I'm so very proud of this, to have this shell na station. Anha ni Dios Puente. Now, this is an open station for the first part sa operation. Hangtod nga possible nga ma-close. Mao ni siya igagway. Onya, doon na tayo lain. Kining folia. Kining folia, daho ni siya nga gitaplik-taplik. Mao ni siya igagway nga igala. Kana din na, makatang ang tao na diyan, mahunong ang bus. Okay, mao ni siya. Doon na ni pedestrian na signalize ng crossing ang tao. Na din ni ang BRT sa tungak. Mao ni siya mahimong dagway sa ato ang station. Okay. Mao ni siya, ang igala, naa din ni ang BRT sa tungak. Mao ni siya gitawag og signalize na crossing sa pedestrian aron nga mosakay, mosod aning iyang stasyonan nga naa diri. Ana din ha. Kona sa makasakay. Now, anong niata din eh? Now, niata din eh tungon aning drawing. Kay ang pag-implementar sa BRT, doon na siya isukod sa design na ipatuma di asdalan. Now, kung kining sukod, maatol gani nga maigo, umaabot ang iyong property, mauna siya nga wala nga paliton, ubayran sa project. Manang ni ata karong diri. So, tanawa, doon na siya i-walk. Nanay urban furniture ng mga tanong. Doon na bike lane. Doon na segregated na outside drainage. Paguman, doon na din ha ang duha ka mixed traffic. Naaang bus, duha, padong nga ito, padong diri. Mixed traffic na po, bike lane na po. Nakuha. So, mauna siya ang implemental. Mauna nga may ano, tama sa kong gamer. Kaya posible na naamo di rin, maigong mo gamay ani mo na nga kung ang inyuhang property. Okay, now, iba ko nga daglan mo mga pangutana kung niya, kung sa may tabo na mo sir, kung sa ako man itang tumagin mo. Now, before tayo maabotin ha, ako sa mong ihatag, aron mag tingog yun ang atong paghibawa ng project sa sunod na itong akuan. Unsay epekto aning project sa atong environment. Maraming salamat Sir Jorge. May nagun para itong tanan. Ang kini epekto na ito ang impacts kung affect sa atong environment na pang-estikar also sa social safeguards. Ang social dito man na ito mapituhan ko ang balay unsay akong makuha sa project. So mo na din na atong next action program. Ang environmental, like for example, yung mga server din kanina, buminos ang sakyanan, kay tungod, ang mga tao busakay sa mass transit system. Ang BRT, fast transit na siya. Wala na siya kay RT, kung train, mag-mass na gigamit. Magsunod-sunod na siya, ang concept, na nag-train niya ako. So instead, nga mo sakay ka sa inyong sakyanan, tanan, yung mo ibili sa sakyanan nino, sakay ka sa BRT, minus ang sakyanan sa pasada. Wala ito isa. Once nga minus sa sakyanan, minus sa abo, minus sa greenhouse gas emissions, minus sa pollution, meaning mas healthy ang tao. Pero matukas pasada, bisang palay, mapadili kay pamita, weak yung tao. So, saan nag-epekto? Now, ang BRT, inahanlan ka, na-epekto, bukanta ka, Environmental Impact Assessment Study. So, gibuhat na siya since 2012 pa. Okay, so, may timeline. And then, we apply tag ECC, kaya Environmental Compliance Certificate. So, tanang project, for example, nakareklamo, naba niya ECC? Itataw ba niya epekto sa environment? Nga, gusto ka manipal doon, pato ka sa idilita, naglamo ka, wow, may sisi ang proyekto. So, o saan nakarason nga, mahuno ang proyekto. Pero ang BRT, may funded mo na sa World Bank, nagi, sakto, na impact assessment study, utago di issue ng ECC.
Now, karon, 2015 na issue ni CC, karon, na may modification sa iyong alignment. Like for example, sa una, wala ka ako yung talisay, karon ako yung talisay. Naapod karon ako ng mga bike lane, mga sidewalk, mga pagkuhan sa iyong urban area, mga parks, yung ano mga modification. So, i-apply ang DRT o yung CC amendment nga to sa PNB. So, usahan niya siya ka-aspito, mag-require, mag-contact tao, public consultation. So, kung naan mo yung reklamo, i-recordere, ipatawag po sa DRNB. Sinutuling mo. Okay? Balik kayo. So, piling ubos na magtay na putol yung mga kahoy. So, na-issue mo kanina siya. Pero, before nagtutol ng kahoy ng DRT, nituma na siya sa kondisyon sa PNB, like nanon siya daging kahoy. So, ongoing and green program. Okay? Isa na siya. Okay. Ang proyekto na ipikto during sa construction operations. For example, construction. Dili kayo dako ang construction kaya sa taliwa ang iyong alignment. Pero pag patako sa kalsada, kaya pag improve sa sidewalk, sa bike lane, unabod maagian gihapon yung mga track line, vehicles, na ito outside sa alignment, mawag ipadako, mawag ispil ni Sir Norbert Ginina. So naay gamay ang construction, ang tabo. So unsa may mga epekto sa construction. Like for example, di nakakasunod ana kaya na ay nagkuhan na mga city equipment. Traffic na siya. Abog siya kay construction man. So, naay mga measures ihatag ang DRT o ang contractor na bilit na tayo matukuhan. So, siya. During the operations, more or less, ang epekto kuhan siya ka ng positibo. Ato na naging gilinan. Pero before mahirma ang construction, kung na mo yung mapiktuhan, dapat i-address na. Before mo ipanin, na ako'y explain na ako niya ganyan kung niya ko hon, na akong DPWS na si Atty. Raya kung sa ato nga si Kern. Tumutuloy po. Mabay na mong number of kamoy na naputol, naputol ko niya ko hon, then kung sa i-replace. Okay, so mawala na siya. So na mo'y pumunta na sa environment later on, after sa shift guards na Atty. Raya, ato ako po.